good evening ka pala, no? Good evening dito sa Dubai. Hello. Ayan, ngayon nandito tayo good ngayon sa... Good morning, Philippines! Oscars Vlog! Ngayon ay pag-usapan naman natin ngayon kung ano ang mga natutunan ni Anthony dito sa Dubai. Dito ka nga, hindi ka makita eh. Dito ka. Parang ako naman yung kalun. Habang naka-wide angle screen tayo. Ay, di ba, ano, fish eye pala tawag dito. Ayan, ngayon sa ano nyo, si Anthony nagpunta dito ng visit visa from? Hong Kong ako muna. Tapos ilang days ka doon? Five days siya nagstay sa Hong Kong, tapos pagdating doon, ayun, inasikaso ko yung visa niya papunta dito sa Dubai. Para madali, para iwas upload. Yan, ngayon. Ang ano doon, commander ba? Ang ano natin dito, yon yung kung ano bang differences ng pagtatrabaho sa Pilipinas at pagtatrabaho dito sa Dubai. Doon sa mga nakapanood ng pelikula ni Simon? Si Aga Mulak at ni John Lloyd at Claudine, ayun, ilan sa mga eksena doon, accurate, pero may iba, hindi accurate. Kagaya nung bahay ni Aga Mulak na napakaganda, tapos sasabihin niya ano doon na parang ano na doon, flat na nagpapaupas. Ang ganda-ganda, oo, tigil-tigilan niyo, wah, ito yung flat, ito tinatawag yung flat. Ayan, ano naman ang natutunan mo dito? Na ano? Habang uminom tayong kape. Masurot. Marami. Kasi ibang-iba pagka nagtatrabaho sa Pilipinas dito, at least madali kang madami dito ng part-time yan. Sana yan. Kailangan matyaga kang mag-part-time. Pati sa baba, ako mababa lang ang sahod ko dito. Kaso, ano eh, maraming taong nakapaligid sa akin na tinutulungan ako makasurvive. Ramdam nila yung ano, yung hirap tsaka yung baba ng sahod ko. At tulad na lang nito, itong taong to. Ito yung umalalay sa akin dito simula pagdating ko dito hanggang ngayon papalis ako. Dapat dito matyaga ka tas hindi mahina yung loob mo. Kahit nasabihin natin gano'ng kakatapang, iiyak at iiyak ka dito sa Dubai. Ayun nga lang. Ayun nga lang sa akin kasi kagaya sa akin. Na nag-start kami ni Francis sa Sharjah. As a cleaner kami, ang sahod na namin is 1,000. Isipin nyo, 1,000. Eh magkano palitan nung panahon na yan? Mas mababa. 11 dirhams sa 11 pesos para sa 1 dirham. Kaya magkano na papadala mo sa Pilipinas, magkano natitira sa, ang natitira lang sa akin, 200. Kailangan mo pagkasyahin sa isang buwan. Ngayon, buti na lang talaga marunong din ako magluto, kaya na-survive namin. Tapos, yun nga, kagaya nung sa, buti na master ko ang pag-rarakit sa Pilipinas, ngayon, na-apply ko dito, kaya ayun din ang ano dyan. Ngayon, pagdating mo naman dito kasi sa Dubai, hanapin mo yung mga taong family mo. Mm-hmm. Hindi ka maghanap ng, minsan kasi kahit kapamilya mo dito, mas maugali. Iwanan ka. Since alaga niya kasi ako simula nung bata, at nagkaroon din kami ng tampuhan dati kasi isip niya iniwan ko siya nung time na yun. Ngayon naman, kahit ayokong umalis eh, sigbabalik pa rin naman ako, kaso, ngayon sinabi ko sa kanya, baka magtampo ka na naman kasi iiwan na naman kita. Masyado na ako matanda para magtampo. Yan. Ayan ang ano doon. Ayan si, yun ang makagaya ng, ayan nga, bibigyan ko na sample yung may dalawa akong tinulungan din na pupunta dito. Mga walang hiya sila. Mga walang hiya. Yung isa, nagka-utang-utang ako para papunta dito. Tapos, pagdating sa dito, gusto umuwi. Diin, utang na naman din, kaya mga walang hiya sila. Pero okay naman na, kumbaga, pass is pass, may minsan kailangan din natin matuto sa mga lessons na ano. Hindi naman it's about money, it's about knowing na yung mga tao na nakasama mo worthy na makasama mo talaga. Hindi kasi yun kasi mula pagkabata kasama ko na sa taas, pagdating dito pala walang hiya pala siya.
Kaya yun. At ayun. Maghanap kayo ng tao na ititreat kayo as a family. Not just a friend. Not just a... just a colleagues. No, pero shout out pala kay Mick Mac na ayun. Ay, imi-meet ka doon ni Anthony. Oo, pumunta ako kayo. Oo, shout out kay Mick Mac at kay Miko. Lalo na si Miko na matampuhin. Na dahil sa t-shirt nagtatampo sa akin. Yeah, ikaw Miko ka. Ikaw si Miko Ribre. Ayun, eh, shout out din pala kay Jojo. Tagay na. Sino ba ba? See you, Chase. Ayan, sige. Kaya yung pag-uwi ni ano, may mga papadala din kami yun sa mga tao ng ano hindi ko ma-accommodate ang mga tao dito eh hindi naman nagpupulot ang pera. Tama. Pag kami umuwi, gusto namin magpahinga. Hindi kami pumunta, hindi kami umuwi para magyabang. Hindi kami katulad ni Clarissa na hiram na mukha na pupunta sa ano to at magtatapon ng pera at sasabihin mga hayop kayong lahat. Hindi kami ganoon. At hindi namin hahanapin si kapitan at sasampalin namin. Ayan na, hindi ganoon. Kasi dito, makakaranas kayo ng hindi kayo natutulog kung hindi talang kayo ng pera. Yan nga, ano doon, yung kumbaga, umuwi kami. Kasi nga, kagaya sa akin, minsan pag umabot ka na ng 2 years, 3 years, kailangan mo mag-connect ulit sa pinagmulan mo para maalala mo kung sino ka. Para maalala mo kung gaano ka kaimportante. Minsan kasi pagdating dito talaga kailangan mo magpag-away para sa ano kasi may ibang mga lahi dito feeling nila sila yung superior kaysa sa iyo eh. Pero sa tuwing umuwi ka naaalala mo kung sino ka. Kaya sa akin sa ako naaalala na director pala ako ng theater kaya pagdating dito masungit na ako. Kaya yun ayun na doon kaya minsan kailangan mo rin mag-recharge. Kasi minsan nakaka-drain din talaga sa sobrang dami mo nakikilalang tao at may ibang mga tao na kaya kang i-drain into zero. Kailangan mo minsan talaga ma-remember kung ano ka, sino ka at gano'n ka kahalaga sa lugar kung saan ka nagmula. Kaya yun ang ano doon. Kaya nagkagaya nito ni Francis na naging magsasaka. Actually kung sa tuwing uuwi ka, parang doon mo ano eh, malalaman ulit na dito ko nagagaling. Kaya kailangan pagbalik ko magsusumikap ulit ako. Kumbaga parang ayun yung powerhouse mo tapos ayun yung balik na noon na ano. Kagaya nga sabi rin ni Boss Bid na masarap isipin yung mga nakaraan kung ano ka at anong saka nang galing pero ayaw mo nang balikan. May mga bagay na gusto mong balikan pero ayaw mo na mabuhay sa nakaraan. Parang masarap lang siyang i-mesmerize. Kasi ayun yung tinatawag nostalgia feeling. Na hindi mo alam, sa tuwing may nakikita, kagaya ng ulan. Pag nakita mo ulan, hindi mo alam bakit ka masaya. Kasi nami-miss mo kung gano'ng kadalas umulan sa Pilipinas. Pagdating dito, hindi umuulan. Ang ulan dito, mula November hanggang February lang. Pero hindi panay ah. Siguro sa isang buwan, isang beses, dalawa. Oo, tapos pag ano, na yung tag-araw, tapos umulan, ibig sabihin doon nag-load seeding sila. Pero ang ano doon, pag-ulan nakikita mo talaga yung mga tao nagsisilabasan para ma-feel lang yung ulan ulit. ganun kahalagang ulan dito. Sa atin talaga sa mga sumana tayo sa ulan, lagi tayo nagdadasal sana tumigil ang ulan. Pero dito, mga tao nagdadasal sana umulan. Kasi kung gano'n ka, kumbaga, naaalala mo kung saan ka nang galing kaya yung every time na makita mo lang ulan sa labas gusto mo maupo at panoorin lang yung ulan at naaalala mo kung ano yung ginagawa mo ng bata ka kaya ayun ang ano doon kaya ayun kaya si Anthony ay babalik muna ngayon sa ano at nami-miss na rin niya sa akin kasi na-experience ko na kaso nga lang minsan may ano na gusto ko talaga laging umuwi. Ang problema lang talaga kasi hindi na katulad ng dati na pag-uwi hindi ka na pwedeng maging tambay. Yung parang ganun. Kasi pag tumambay ka nga may nalapit sa'yo. Uy, pag-uwi. Akala kasi nila pag umuwi ka may dala kang ano eh attache ka sa maraming pera eh. Kaya i-advance ko na sa mga hindi ko mabibigyan, pasensya na kayo. Kung sino lang yung magkaroon, ayun lang.
Oh, hindi naman dapat ang... Hindi, kasi ano talaga ng pag-upload, hindi namin obligasyon na bigyan kayo ng pasalubong. Mm-hmm. Hindi obligasyon ng kahit sinong tao na... Ayun nga, minsan may mga nagtatampo sa akin. Ang lagi ko sinasabi sa kanila, bakit umalis ba ako, tinulungan niyo ako? Nising ko wala sila na itulong sa akin. Kumbaga ano, kaso hindi naman ako nanunumbat. Kaso nga lang, ako nga doon, huwag naman kayong ano, kaming obligasyon ng paghingi ng pasalubong sa amin. Kasi mas lagi inuuna namin yung pamilya namin. In the first place, kaya kami pumunta dito dahil sa pamilya namin. Kaya nga, yun ang ano doon. Kaya nga, yun lagi ko, parang katulad ng dati sa trabaho ko dati, na yung may isang ano ng lalait sa akin. Sabi ko, hindi ako nag-abroad para laitin mo. Nag-abroad ako para sa pamilya ko, hindi ako nag-abroad para sa panlalait mo. Kaya yun, yung ano doon, lahat tayo may dahilan sa pagpunta dito. Ngayon, ang ano doon, yung ibang mga kaibigan ko kasi gusto pumunta kasi natatakot. Kasi nga, hindi na nga yung katulad ng ano, kagaya sa akin, yung pag-uwi ko sa, ano, hindi na katulad ng dati. Parang pag-uwi ko ako sa Pilipinas, parang ang akala ko yung Project 7, parang studio lang ng ano, ng, parang studio lang sa, kung sa ABCB. Parang ang liit ng mga kalsada sa pag-uwi mo ng Pilipinas. Kasi naalala ko, parang two lane lang ata yun. Ang sige, two lane lang. Tapos pag-uwi ko yung school namin, Esteban Abad, parang sa akin nung dati, yung sa alaala ko, ang laki. Pero nung pag-uwi ko, parang lumiit lahat. Ayun ang ano doon. Kaya parang yung, kung gano'n mo siya in-appreciate dati, kung gano'n ka-garbo yung ano dati, na pag-uwi mo, hindi pa na pala gano'ng ka-garbo. Kaso nga lang, nagbibigay ng garbo sa lugar na yon eh yung feeling mo nung paano mo naalala yung lugar. The memories. Kaya yun. Kaya ano, ang lesson na lessons learned ngayon is, ayun, always look back kung saan ka nang galing. Kasi ayun ang magde-determine sa'yo kung anong klase kang tao. Huwag mong lalaitin kung anong saan ka nang galing. Kasi magulang mo kasi saan lugar mo, kagaya na sa akin kasi lumaki ako sa squatter. Tapos yung nanay ko, hindi ako nakipaglaro sa squatter ng mga bata. Doon ako sumayayabo. Umahalis ako sa amin. Tapos sabi ng nanay ko, ba't di ka nakipaglaro dito sa ano? Sabi ko, nay, squatter na nga tayo. Squatter pa kaibigan ko. Ano nangyari na sa akin? Kaya yun ang ano doon. Ang ano doon, kasi parang nakipagkaibigan ako doon sa mga mayayaman doon, hindi nila tinanong kung saan ako galing. Wala kang nakakasunod sa akin kung saan ako pupunti. Yung sa tuwing mag-uwian lang, pag-gabi, maglalaro kami taguan, tapos pag-uwi na ako. Ayun ang ano doon. Kaya ayun ang lessons learned para sa akin is, huwag mong hamakin o huwag mong maliitin kung saan ka nang galing. Kasi ayun ang magdadala sa'yo kung saan mo gusto pumunta. Kasi kagaya sa akin ngayon, yung memories ko ng mga kung paano ko nilalaro yung mga bat, ay nang naging ano ko, naging way ko, kaya ano, entertainer kayo dito. Kaya yun, ayun naman si Francis, may isi-share naman siya. Ano, lagi mo ano, isipin na yung mga taong yung pamilya mo sa Pilipinas na, syempre, lagi mo sila i-priority. Hindi dahil naka-abroad ka na eh, lumilipad lahat ng pera sa iyo. Laging medyo konting ano ka rin dahil dito sa Dubai, as you can see, sabi nga nila, temptation city, dahil puro-puro siya ng maraming ano, sales sa ano. Lalo-lalo pag dumating na yung ano, taglamig, dahil maraming sale, as in sale. Yung umugasabi ate, kung sa Pilipinas, di ka makabili ng 36 inches, dito in just one nasawag mo, kaya mo bumili na. Kaya nalulungkot si Anthony pag nagpupunta kami ng mga ano. Oo, kasi mababa. At saka lalo-lalo na ang tax dito, napakababa. Pero kasi, kung hindi man ako sinuwerte ngayong unang 2 years ko dito sa Dubai, siguro doon ka naman, next na punta ko dito, ayun naman. Kasi hindi ka naman hihinto dahil nag-fail ka ng isang beses eh.
kasi yung kagaya sa amin kami, magkano lang sahod namin for 2 years? 1,000? Actually, 800 lang yun. Ah, 800 lang pala. 800. Bali pero, yung 200 na yun, kumbaga parang ano na yun, parang tali ito, ano yun, yung parang, hindi, parang siyang binigyan na lang out of awa sa'yo, yung 200. Ayun nga, ano doon kasi, para sa akin, kagaya na sa akin, may yung first 1 year, kung yung isang kasama ko, nag-iinarte gusto nang umuwi kasi nga doon gusto nang sahod sa Pilipinas. Ang sa akin lang kasi, ayoko umuwi ng luhaan. Ayoko umuwi ka doon, inapi ako doon. Ayoko, hindi ako ganun kaklase ng tao. Kaya yun ano doon, sabi ko sa sarili ko, hindi ako uwing luhaan. Kaya, nung first 2 years, chinaga ako talaga yung ano, taposin ko lang talaga yung 2 years. Tapos, after nun, naghanap ako ng mas magandang trabaho. Kaya yun, kumbaga naka ilang lipat na rin ako ng trabaho. Eh kasi idadali ka rin naman kung sa ano yung level ng pwede kaya mong gawin. Kaya ayun, minsan kailangan mo rin mag-pretend na kaya mong gawin. Kaya ayun, sa ano lang yan, paglalaro lang naman din yan. Kasi kung i-stop ka, walang mangyayari sa'yo. Parang, ang mangyayari lang sa'yo, dyan ka na lang. Kaysa naman sa... Kaysa na mag-inarte ka, mag-drama ka, at umuwi ka, at mag-alaga ka ng kambing. Ay, wag na natin pag-usapan yun. Change topic. Wag na natin pag-usapan yun. Walang hiya yun. Nag-alaga ng kambing? Isa? Kung mag-alaga ka ng kambing, dumi-dumihan mo. Oo, yun na yun. Kaya yun, ayun ang lessons learned natin ngayon. Kaya yun, palakpakan po natin ngayon si Anthony. Kaya yun, kaya si is, yun, si para kay Mick Mac at Miko, shout out ayun kila kasan. See you soon guys. Kasi ayun sa family ko eh, lalo na si June na ano. June. Oh, na big time na ngayon. Successful na sa love life, successful pa sa career. Wow. Wow. Ayun si Cas na napakaganda. Pero, sexy. Oh, at tapos wow. Sexy talaga yun. Napaka-sexy niya. Tsaka yun, si Akong na napaka-sexy rin. Ayun, si April na napaka-sexy din. Si Aloy na hindi na sexy. Ayun, at so yun, binabati ko pala sila na. Shout out sa Tropina. Ayun. Subong Tropina. Ayun, dati inaapiton sa Tropina. Lagi inaapit si Anthony dati. Ako tagapagtanggol dito dati. Kaya yun. Pero yun, that's what families are. Mas maganda yung laiting ka sa harapan mo kaysa sa pagtalikod mo. Kasi yung, ang ano kasi doon, kaya ka nilalait sa harapan mo. Kasi nga, they love you so much na ginagawa nilang katatawanan yung mga bagay na ginagawa mong mali. Pero pag nilalait sa talikuran mo, ibig sabihin, threat ka sa kanila at gusto kanilang kumbaga pwede ka nila, kung pwede mapatayin ka nila, papatayin ka nila eh. Mm-hmm. Kaya yun, always appreciate those who are being true in front of you. Mm-hmm. Pero pag minsan na nakaka-offend, saan pali ba lang? Parang gano'n. Ikaw ah. Ayan. Ikaw. Ayan, okay, baby. See you soon. Okay, sige. Bye. Bye. Bye sa trupay ng nasa Philippines.